Q, what's up mga ka-farmers? Good day po. Andito na naman tayo sa ating panibago na namang vlog sa ating atsal po. Mga ka-farmers, ito po yung second proting po ng ating atsal farming. So, sa mga nakikita nyo, marami po tayong bunga ngayon na palalakihin pa natin. Kasi nga, mataas pa yung presyo. At kita nyo naman, ang daming bunga. Nahihirapan akong palakihin yung mga bunga kasi nga marami sila. Kung meron kayong maitutulong sa atin po, isang advice po para mapalaki pa natin yung ating bunga ng mga atsal kasi nga medyo marami tayong bunga ngayon na mga sikan proting po. Yan po. O farmers, so hindi po biro ngayon, talagang marami tayong mga insekto na umatake sa ating atsalan, kaya nga nahihirapan tayo, lalo na nga tag-ulan ngayon mga ka-farmers, so mahirap talaga yan, oh, kitang-kita sa malayuan po yung mga bunga ng ating atsal mga ka-farmers. So kung may maitutulong kayo sa akin, isang advice po kung anong ginagamit nyo pampalaki ng bunga sa ganito karami na bunga. Yan po mga ka-farmers, hindi po biro yan, o mga ka-farmers, no? Aalagaan pa natin to para tayo'y makabili pa ng mga panibagong medisina natin kasi nauubos na yung medisina natin na ina-apply dito. Kasi nga maulan, tas kailangan na mas espeso talaga yung spray natin ngayon kasi nga alam nyo na, sikan proting na medyo marami na pong mga insekto na nandito sa ating tanim. Katulad nito, isa ito sa mahirap puksain pag tag-ulan nitong mga blight na ito. At saka bacterial wilt po. Yan po. Yan po ang nagpapahirap sa ating mga kapatid na farmers. So ito yun mga ka-farmers, oh. Kita nyo naman yung bunga niya mga ka-farmers. Napakarami ng bunga ngayon, kaya nga inaalagaan natin ng maayos mga ka-farmers, no? Every 2 days po akong nag-drenching nito para lumaki yung mga bunga nila. Nag-drench ako ng Yara Winner at saka Complete. Nag-a-apply rin ako ng foliar fertilizer para lumaki yung mga bunga ng ating mga atsal mga ka-farmers. Kasi nga mahirap tong palakihin kasi maraming bunga po. Kakatapos lang po ng ulan dito mga ka-farmers, so ito po yung mga sakit, oh. Ito po yung mga sakit mga ka-farmers. Oh, ito po mga ka-farmers, oh. Marami pa talagang bunga mga ka-farmers. Hindi natin akalain na dadami ang bunga dito mga ka-farmers. Kahit maulan dito sa atin ay ganto siya. Lumalaki, marami pa ring bunga at hindi masyadong lumalaki mga ka-farmers. So ito mga ka-farmers, malakas pa yung hangin nung unang araw kasi nga, kaya nga nga nababali yung ating mga puno nung isang araw. Yan po mga ka-farmers, sa mga nagtatanong po kung ano ang ginagamit ko na mga insecticide dito sa ating atsal farming at sa fungicide program po ng ating ginagamit dito, kahit maulan ay napapatay po yung mga fungus na nandito at saka mga bacterial wilt po. So start po tayo sa ating pang fruit fly po na insecticide para walang tusok po dito sa ating mga bunga ng ating atsal. Alika po yung ginagamit ko. 2 kutsara lang po yung nilalagay ko sa isang tangke na alika po. Alika, ang active ingredients po ng alika ay Lambda Cyanotrin at saka meron po pong mga ibang insekto po na natatanggal dito sa ating na-eliminate po dito sa ating pananim. Yan po mga ka-farmers. At
At sa pangungulot naman po, isa lang po ang ginagamit ko dito na pang tanggal sa pangungulot po ng ating mga dahon ng atsal, katulad nito, kumukulot. Ano lang po, yung telluride po. Telluride na ang ginagamit ko dito. Tatlong kutsara lang po nilagay ko pag marami na po yung pangungulot ng ating atsal, katulad nito po. Nag-spray tayo ng mga pangtanggal sa kulot. Hindi pala matatanggal yung kulot. Pang patay lang po sa insekto na nandito sa ating nandito sa ilalim ng dahon. Ito po yun, no? Agad po ito ng mga mites at iba pa. Sinisipsip po nila yung dahon. Kaya nagkaroon ng pangungulot po yung ating atsal. Although maliliit na po yung bunga ng ating atsal, pero marami po. Kaya nakakabawi rin tayo sa mga bibilihin natin na mga fertilizer at saka insecticide po. At sa fungicide program po natin, mga ka-farmers, isa po sa ina-apply ko dito is manager po. Mangkusib po ang active ingredients ng manager po natin na fungicide. At sa bacterial wilt po, gumagamit tayo ng Kuside po. Kuside ng DuPont po. At yun. Ang Kuside po ay isa sa ginagamit ko para matanggal yung mga bakterya dito. Kasi po, ang Kuside is fungicide at bactericide po sila. Ito po yung although hindi naman natin lahat mapapatay kasi nga hindi matatamaan at saka parating umuulan, ito po yung sakit na mahirapan tayo ng puksain pag parating tag-ulan po. Ito po yung sakit na ito po. Although natatanggal naman ito pag parati ng umiinit at nag-a-apply tayo ng bactericide at saka fungicide, namin po niya ng Kuside, bactericide at fungicide po natin to inaalagaan. Sayang din po kasi nga mahal pa naman ngayon, nasa 200 per kilo pa yung ating atsal. Kahit di na masyadong malaki, meron pa rin namang mga first class. Pero kahit maliliit, basta mahal, okay lang, mga farmers. So every week pala ako, sa every week po, twice a week akong nag-apply ng abono po. Drench lang po kasi nga sikan protein, tas madalian na lang po yung pag-a-apply ko para maabsorb ng ating tanim. Nag-a-apply ako ng Yara po, Yara Winner po. 3 kilo sa isang drum lang po. Ganun ka liit lang po yung nilagay ko sa isang drum. Tas ina-apply ko po sila every 2 days po. Pumubo po yung bunga ng ating atsal at magkaroon po ng maayos at makinis na bunga. Yan po, mga farmers. Alam ko medyo meron diyang mga expert na nanonood dito sa ating channel, kaya paki-advise na lang po kung anong kulang sa tanim ko para meron pa po akong matutunan sa inyo. Dahil itong ina-upload ko po, na-share ko lang yung aking karanasan dito sa aking farm. Maliit lang po ito na farm, tas gusto ko rin na ma-share sa inyo sa mga baguhan po, mga ka-farmers. At sa mga expert po, paki-comment na lang po kung anong kulang sa farm ko na insecticide, fungicide o ano pang fertilizer. Yan guys, salamat sa panonood and see you on our next vlog.